Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ang kapistahan ng isang apostol ni Kristo, si Santo Tomas. Kilala si Santo Tomas na Doubting Thomas dahil sa pagdududa niya na si Jesus ay muling nabuhay kahit na siya ay nakita na ng kanyang mga kasama. Sa sunod na pagpakita ni Jesus at nandoon na si Tomas, siya mismo ang kinausap ni Jesus at inilagay niya ang kanyang daliri sa kamay ni Jesus at ang kanyang kamay sa tagiliran niya. Pinagwikaan siya ni Jesus na maniwala na at mas mapalad ang naniniwala kahit hindi nakakikita. Dahil sa kakulangan ng paniwala ni Tomas, mas tumatag ang ating pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil kay Tomas, mas tumatag ang pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Tomas din ang nagtanong kay Jesus na hindi nila alam kung saan siya pupunta, paano nila malalaman ang daan papunta sa kanya. Ang sagot ni Jesus sa tanong na ito ay nagpatatag din sa ating paniniwala na si Jesus ay pupunta sa Ama at siya lamang ang daan patungo sa Ama sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang mga sinulat ni San Pablo ay marahil hindi sa mga Hudyo. Pinatatag ang loob nila ni Pablo na kahit hindi sila Hudyo, hindi naman sila dayuhan sa sambahayan ng Diyos. Kababayan din sila ng mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang simbahan ay tulad ng isang building na nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. At ang panulukang bato ay si Jesus. Palagi, bahagi din sila sa gusali nito kasi sila ay nakatayo kay Kristo. Ang membership natin sa sambahayanan ng mananampalataya ay ang ating pagtanggap kay Jesus at ang ating pamumuhay na kaisa niya. Napakahalaga si Kristo para sa atin. Pinag-iisa tayo sa simbahan dahil sa Kanya. Pero nakikilala natin si Jesus dahil sa mga apostol. Nakikita natin ito sa kaso ni Santo Tomas. Dahil sa kanyang mga tanong at dahil din sa kanyang kakulangan na sa paniniwala, mas lalong napalalim ang ating pagkilala kay Jesus na muling nabuhay. Oo,
natanggap natin ang pananampalataya dahil sa mga apostol. Kaya nga ang isang tanda ng tunay na simbahan ay iyan ay apostolic. Nang ibig sabihin ay ang pananampalataya ng simbahang ito ay ang ipinahayag ng mga apostol dahil sila ang nagpakalat ng kaalaman kay Kristo sa buong mundo. Sila ang mga saksi ni Kristo na siya'y muling nabuhay. Si Santo Tomas ay nakaabot pa nga sa India. At hanggang ngayon, may mga Kristiyano sa India na nagsasabi na ang simbahan nila doon ay pinundar ni Tomas. Hindi lang nangaral ang mga apostol. Pinatotohanan nila ang kanilang pangaral sa pagbuhos ng kanilang dugo para sa pananampalataya. Si Tomas ay nangaral at maaaring pinatay sa India. Salamat o Panginoong Hesus sa mga apostol na inyong pinadala upang ipahayag ang inyong katuruan sa buong mundo. Salamat din sa pananampalataya na kanilang ipinahayag. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.